Maraming nagme-message at nagsasabing, "Sir, gusto ko rin pong makapag-Canada. Kaso, high school graduate lamang po ako. At sana, matulungan mo ako." Diba guys, sabi ko sa inyo, sa part 1, guys, honestly, high school graduate lamang po ako. At nagsimula po ako bilang isang fishbowl vendor bago nakapag-Canada. Then, naging Canadian citizen at naging successful commercial truck driver. Wala po akong hangad sa kapwa ko at sa mga kababayan kong mga Pilipino, kundi ang matupad ninyo ang inyong mga pangarap. Kaya naman po ang video vlog kong ito at ang mga video vlog ng aking gagawin ay nakapokus sa pagbibigay ko ng tips at idea at sana kapulutan ninyo ng inspirasyon at motivation base sa aking mga karanasan sa preparasyon sa proseso ng pag-a-apply papuntang Canada. At ang tanging hiling ko lang po bilang kapalit, sana ay huwag ninyong kalimutang i-like, share, subscribe at click that notification bell para hindi nyo makaligtaan ang mga susunod pang mga video. Una, binabati ko ang lahat ng magandang araw. Muli, si Nestor po ito ng Filipino-Canadian Truck Driver. Hindi naman po lingit sa ating kaalaman na kapag nag-apply tayo ng trabaho or nais nating maging great sa top 10 good countries to live, including Canada, ang primary requirements nowadays is minimum English knowledge test result. IELTS or CLPIP, alinman sa dalawa ang kunin nyo, pareho namang tinatanggap ng Canada pamayan. At wala naman mas madali or mas mahirap sa dalawa. Ang tanging pinagkaiba lamang ay ang scale of scoring. Bali, silpi po ang kinuha ko. Ito po yung scaling nila. Yan po ang kanilang scaling. So, dapat minimum 4. Which is, it says here, dapat sa 4, adequate proficiency for daily life activities. Dapat meron ka niyan. Updated po ito ngayong taong 2020. So, kung nag-a-apply po kayo dito sa Canada bilang express entry sa apat na category, which is reading, listening, speaking, writing, dapat minimum 7 ang score mo. Kung kayo naman ay federally skilled work at nag-a-apply kayo bilang isang provincial nominee program, each category dapat minimum 4 ang score nyo. Noong araw, bali ako ang principal applicant sa pamilya namin. Kahit mas mataas ang school credential ni Mrs. kaysa sa akin, napagdesisyonan namin ako ang mag-apply ng provincial nominee at mag-take ng Canadian Language Benchmark. Kahit high school graduate lang ako, kaya naman lahat ng pag-review ay ginawa ko upang makuha ko ang minimum requirements score sa English test. Nais ko po i-share sa inyo ang aking personal self-preparation. Bago po ako nagpabook ng examination date, binigyan ko po ng allowance ang sarili ko ng 3 buwan bago mag-test upang makapag-review. So, ang ginawa ko, nagbasa-basa po ako ng English book, nakinig ako ng English music at nanood ako ng mga English na movies, conversation. Sa YouTube, marami ding idea dyan na maaaring matulong sa inyo at makapasa sa pagkuha ng test. At nagpractice din kami ni Mrs. noong araw na magsalita ng English sa loob ng bahay. Nag-search din kami ni Mrs. ng question and answering test at i-download namin. Kaya sa tuwing may pagkakataon, binabasa niya ang mga katanungan in English sa akin at sinasagot ko naman yon orally. Then, nagpupunta ako sa website ng CLPIP. Mayroon din silang online practice test doon, which is mayroon din po yan sa IELTS website. So, ginagawa ko yon bago ako matulog, ganun din pagising ko. Bago ako tuluyang bumangon sa higaan, laptop agad ang aking hawak para mag-online practice test. Gusto ko kasing pumasok agad sa isipan ko yung mga test bago ako magsimula sa araw ko.
ginawa ko po yun sa loob ng 3 buwan. Worth it naman po dahil nung nag-test ako at lumabas ang score, for the 7 days nakuha ko ang required score na kailangan sa provincial nominee program. So, bali ito po yung aking test result. Nakita nyo naman, CELPIP official score report, general. So, test taker, which is my name, my address, registration number, PIN, etc. Test information, so way back April 11, 2014, ito po yung location ng test center. So each category, sa awa ng Diyos, sa listening, naka 9 naman ako, reading, which is 4, yun ang minimum. So writing, 6, speaking, 5. Ayan. So, bali, hindi po ako nagpaka-kumpiyansa, no? Ang ginawa ko talaga ang lahat ng makakaya ko upang sa ganon na maipasa ko yung test sa unang pagkakataon, kasi ang mahal naman kasi ng bayad eh. Kaya gusto ko sa inyo guys, sana pagtuunan nyo ng pansin at pagpukusan nyo yung pagre-review nyo ng English test, kasi ang mahal na nga ng bayad, tapos paulit-ulit nyo pang ginagawa para makuha nyo lang yung minimum score na nais ng agency nyo or ang immigration. Kaya naman po, nung nakuha ko na yung result ng aking Canadian language benchmark, nakita ko na ipasa ko naman, nakuha ko yung minimum requirements para sa provincial nominee program. Agad-agad po kaming nag-ayos ng mga papeles, nag-fill up ng mga papeles mag-asawa, at ipinasa po namin yung application namin para sa provincial nominee program. Guys, take note, ang English test mayroon po siyang 2 years validity. Pero once na naipasa nyo na po yung application ninyo at na-granted na po yung provincial nominee program ninyo, wala pa naman po 2 years, may ibibigay na nila yung provincial nominee program ninyo pag kayo ay na-approve. Ito po yung certificate ng provincial nominee program. So, nung na-approve na po kami ng provincial nominee program, binigyan po kami ng letter of approval. Ito yung letter of approval, certificate number, at saka acknowledgement. Congratulations. You have been nominated by Provincial of Manitoba for permanent residence in status in Canada. You may now apply to Citizenship and Immigration Canada for permanent residency. You must attach this original letter to your complete application package. It is your responsibility to ensure that all documents required by CIC are submitted and all relevant fees are included before the expiry date indicated on this letter, which is meron din po siyang expiration date. So, binigay nila ng September 25, 2014 ito. Dapat yung application mo papuntang CIC ay merits niya ng March 25, 2015. Okay? Mga ilang buwan lang. So, ang ginawa namin ni Mrs., nag-gathered po kami ng mga papeles, dokumento para pilapan, which is naka-include nga dito yung application package. Sa pangalawang papel na binigay. And then, nung na-complete na namin ni Mrs. lahat yung aming kailangang ipasa, so agad-agad ipinasa po namin ni Mrs. yung aming application sa CIC for permanent residence. Guys, good news! So, ang kagandahan guys, kapag provincial nominee program na kayo, pwede nyo na pong i-apply si Mrs. nyo or si Mr. nyo, depende po sa inyo kung sino po yung principal applicant ng open work permit. Kunwari, kung si Mr. ninyo ang nandito, si Mr. ang nandito sa Canada, at siya yung principal applicant, at si Mrs. ay naiwan sa Pilipinas, agad-agad si Mr. pwede niyang i-apply agad si Mrs. ng open work permit papunta rito sa Canada gamit ang provincial nominee program. And then, nung pre-process na yung papeles namin ng permanent residence, 2016 po, nag-passport request na po sila. Ginawa na po yung aming passport para tatakan ng visa entry
para sa finalization ng permanent residence naman. Ngayon, kung nasa Pilipinas po kayo, nag-aantay po kayo ng passport request, kapag ibinalik na nila yung passport ninyo, kasama na yun yung visa, so ang gagawin nyo naman, syempre, pa-flight na kayo papuntang Canada, dadaan po kayo ng immigration, at bibigyan po kayo ng katulad nito, confirmation of permanent residency. Ito po yung landing paper na sinasabi. Nakalagay dyan yung pangalan mo at lahat ng details mo. Yan. There you go. Pakita nyo yan. Mahaba yan, hindi ko na po babasahin. So bali, pinakita ko lang po sa inyo upang sa ganun may idea po kayo. And then, after eligibility period, pwede na po kayong mag-apply ng citizenship. Kaya ko po sinasabi yung inyong IELTS test result, kahit na expired na po yan, once na permanent resident na po kayo, pwede nyo pa rin pong gamitin yan pag-apply ng Canadian citizen. Kasi kung wala po kayong 72 units, no, at mag-apply po kayo ng citizenship, kailangan nyo pa rin pong mag-take ng IELTS or SILPIP. Ngayon, kapag ipinasa nyo na po yung mga papeles ninyo, lahat-lahat po sa Canadian citizen, kapag na-approve yung application nyo, padadalhan po kayo ng notification to appear in Canadian citizenship ceremony, which is dadalhin nyo po lahat ng inyong mga requirements, mga passport ninyo, yung mga Philippine passport ninyo, at higit sa lahat yung inyong permanent residence card, kasi isosurrender nyo po yon. And then, once na na-receive nyo na ang inyong Canadian Citizenship Certificate, 3 to 5 days pwede na po kayong mag-apply ng Canadian passport katulad nito. See? Tapos, pwede na kayong mag-travel sa alinmang bansa na hindi nyo na kailangan mag-apply ng visa. Dahil ang Canadian passport ay isa sa makapangyariang passport sa buong mundo. Alright you guys, dyan po nagtatapos ang story of fishbowl vendor na nakapag-Canada. At sana may nakuha po kayong tips at idea sa aking ibinahaging sariling experience. Ang next pong content na aking isishare sa inyo next time is kung paano ako naging truck driver at nakakuha ng aking CDL, Commercial Driver's License, noong nandito na ako sa Canada. Bago ko po makalimutan, shout out nga po pala kay Pinoy Tracker. You guys wanna check his channel. Marami rin po siyang video vlog focusing to help our kababayang Pinoy na nagnanais makarting dito sa Canada. At kung may katanungan po kayo or mas magandang idea, huwag po kayong mag-alinlangang mag-iwan ng mensahe sa comment section down below, and I will get back to all of you guys as soon as possible. Bago po ako tuluyang mamaalam, nais ko munang batiin ang lahat ng nanay ng Happy Mother's Day, especially to my mother, Mrs. Clinya Sabado Trinidad, na siyang humubog sa akin upang makamit ko ang aking mga pangarap sa aking sarili at sa aking pamilya. Ganon din pong binabati ko rin ang aking butihing may bahay na si Mrs. Eileen Trinidad ng Happy Mother's Day, na siyang nagbigay sa akin ng dalawang magaganda at poging mga anak at naging katuwang ko sa lahat ng hirap at ginhawa ng buhay. Happy Mother's Day, honey, and I love you till death do us part. Muli, hinihiling ko pong huwag kalimutang i-like, share, subscribe, click that notification bell para di nyo po ma-miss ang mga susunod ko pang mga video. Hanggang sa muli, Nestor po ito ng Filipino-Canadian truck driver na nagsasabing huwag po kayong mawawalan ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa. God bless us all. Bye! Listen up, y'all, 'cause this is it. Listen up, y'all, 'cause this is it.